Nangangamba ang mga mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc na magagamit lamang ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa pag-uugnay sa kanila sa komunistang grupo o ang tinatawag nilang red tagging. Ayon sa kanila, mas mabuti sana kung gagamitin na lamang ito sa iba pang programa ng gobyerno gaya ng edukasyon, pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo o kaya naman ay programa kontra COVID-19. Dapat itong budget ng NTF-ELCAC na to na 19 billion ay ilaan na doon sa vaccine na kailangan-kailangan ng ating mga mamamayan. Ayon sa Gabriela Party List, hindi malinaw ang detalye kung saan gagamitin ang pondo. Para naman kay Bayan Muna Representative Eufemia Culiamat, dapat tanggalin ang pondo na mas malaki ng 17 beses kumpara sa pondo ngayong taon dahil pansariling interest lamang ito. Ayon sa legal counsel ng Kabataan Party List na si Attorney Tony Lavinia, dapat ay magkaroon ng batas sa isyu ng red tagging dahil nasasapanganib ang buhay ng mga iniuugnay sa mga komunista gayong wala namang matibay na ebidensya. Red tagging is not only wrong, it is dangerous. It must be criminalized when done by government officials and people allied with government organizations. No? At lalo na pag ginagamit yung pera ng gobyerno. Una nang sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año sa mga nagdaang pagdinig sa Kamara, nagagamitin ng pondo para sa pagpapaunlad ng mga lugar sa bansa na maraming presensya ng New People's Army. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.